Hello guys! Sino ang nakakaalam sa inyo ng bunga na to? Ito bunga to ng malunggay. Magluluto tayo ngayon ng dinding-ding na bunga ng malunggay. Babalatan lang natin siya. Yan, ganyan. Ganyan ang pagbabalat. Medyo matrabaho. Nabili ko nga pala ang bunga ng malunggay na yan sa aking kapitbahay sa halagang 50 pesos. Eh ang sabi nga niya, ako na daw ang bahalang kumuha at manungkit. Kaya nga yan, ang dami-dami yata nang nakuha ko. Kaya kahit mahirap siyang baltan, ayos lang, paborito ko naman to. Ilang araw ko na nga din itong pinagpaplanuhang lutuin. At habang naghihimay, nagprito na nga rin pala ako ng aking ihahalok na tilapia. Dahil si Mana Santa, hindi muna tayo maghahalok ng karne. Isda muna ang ating gagamiting panghalok sa ating gulay. Habang hinihintay nating maprito ang isda, inisa-isa ko na rin gayatin ang kamatis, sibuyas at bawang. Guys, yung mga ihahalok nating gulay, ito ang tawag sa amin nito ay yung malaking punong kahoy siya, tapos may mga ito parang kulitis yan, masarap yan. Tapos lalagyan natin siya ng sitaw, tapos ang ihahalok ko lang sa kanya ay pritong tilapia. Yun, ito siya. Ayan yung mga ingredients natin. Sa dinding-ding pala, sa halip na kalabas ang ilalagay, naman ng kamote ang ilalagay natin. Mas masarap kasi ito. Lagay na natin ang bawang. Igigisa ko siya. Ayaw kasi ng mga anak ko nang hindi ginigisa. Pero dinding-ding pa rin ang tawag ko dito. Hihintay lang natin mag-golden brown ang sibuyas at ang bawang, saka natin ilalagay ang kamatis. Halu-haluin lang natin ng konti at antayin natin maluto ang kamatis. At saka naman natin ilalagay ang ating piniritong isda. Sasangkot sa lang natin ng konti ang isda, saka natin ilalagay ang bunga ng malunggay. Medyo may katagalan kasi itong maluto, kaya ito ang ating uunahing ilagay. Maaaring ang iba ay hindi alam na ito ay pwede palang ulamin. Napakasarap nito kung inyong matitikman. Ang iba, hagod ang tawag dito kasi ito ay hinahagod mo bago mo makain. Ang aking anak ngang bunsoy, naging paborito na rin to. Nung una, ayaw niyang kainin. Pero sa ngayon, kumakain na siya. Pagkatapos nga nating masangkot sa ang gulay, lalagyan natin to ng tubig at saka natin tatakpan. Pagkatapos nga ng ilang minuto, ay aking tinignan kung medyo malambot na ang aking gulay. Saka ko ito nilagyan ng mga pangpalasa. Inilagay ko na nga rin dyan ang bunga ng kamote. At ito'y ginayat-gayat ko lamang ng maliliit para ito ay mabilis na maluto. Hinalo ko na rin pailalim yung mga kamote para ito ay mas mabilis pang maluto. Ating nga pinakuluan ng konti, saka naman natin ilalagay ang ating sitaw. Mekos-mekos na nga ang ating mga gulay. Napakasarap nito pag naluto. Medyo matagal na rin kasi akong hindi nakatikim nito. Ang malunggay kasi ay namumunga lamang kapag summer, kaya summer lang din tayo nakakapagluto ng ganito. Mas masarap nga sana to kung meron tayong nabiling maliliit na bunga ng ampalaya at talong. Kaso wala naman tayong nakita sa palengke, kaya yan lamang ang ating naihalo. Patakpan lang natin siya ng ilang minuto, saka natin ilalagay isa pa nating gulay na ang tawag sa amin ay baeg. Dahil dahon lang to, pakukuluan lang natin ng isang kulo, saka na natin aahunin. Luto na to pagkatapos. At luto na nga ang ating ulam at sigurado mapapadami na naman ang aking kain. Hanggang sa muli!